Hello guys, good morning. For today's video, magluto na naman pala ako ng laham machbus or beef laham. Napakulo na ako ng tubig. Makikita nyo. Ayan siya. Dahil ilaga ko yun siya ng mga 2 hours kasi beef siya. Kailangan tubig natin marami. And then, nag-prepare na ako ng beef natin. Pinakuluan ko siya ng 30 minutes. And then, hinugasan ko siya ng turmeric or curcum, yung ganito. And then, mayroon akong isa at kalahating kutsaritang kamon. Salt, isa at kalahati din. Yung kutsarita, yung katamtaman yung laki, hindi yung serving spoon. And then, mayroon akong luya, mismar, mayroon akong drumstick stick or cinnamon, dry lemon, dalawa, and then mayroon akong heel, hub. And then, onion, dalawang tomato, kasi big size siya, and then yung garlic. Ayan guys, umpisahan na natin ang ating pagluluto. Pagkain ko lang si Chan. Ito lang. Kita nyo yung onion rin ko dyan sa kabila. Okay. So. And then, una, ilagay natin yung ating lahat. Dahil nga makulo, kumulo na yung tubig natin, ilagay ko na siya. Mag-prepare na ako ng tubig para hindi masayang yung oras natin. Ayan siya guys. And then, yung ating ganito, cumin powder. Asin. And then, yung ating beef or laham. Ilalagay na po siya natin. Ayan siya guys. Tapos, aray, mainit, sorry. Tapos, takpan nyo lang siya, guys. Antayin natin yung tubig na hanggang maging 3/4 siya, yung paglagay lang natin sa kanin. Takpan na siya natin. Antayin natin siya mga 2 oras. And then, balikan na po natin. And the high fire number 9. Number 8. Kaya, balikan natin siya ulit mamaya after 2 hours. And then guys, habang nag-aantay tayo ng ating beef, magbabagsak na tayo ng ating rice. I-isat ka talahat ito. Ugasan muna siya natin. Kasi dito natin iluluto mamaya yung sabaw ng ating machbus. Yung sabaw para magiging machbus. Ibabad natin para hindi siya matigas yung kanin. At kung maluto itong mahaba ito kasi basmati rice ito guys. Kailangan mo siya ibabad ng 2 oras or 3 oras. Depende sa inyo. Tapos lagyan ako, naglalagay ako ng ice para mas mabilis siya lumambot. Ganyan. Basa niyo lang siya. Depende sa inyo. Basta yung parang aluminaw na yung tubig mo. Kasi may ibang rice minsan yung hindi bago na pagkukuha. Maraming may tubig. Ganyan na siya guys. Kung makikita nyo, ganyan yung tubig ko. So. And then, lagyan ko siya ng isang drying ice. Nagpapakulo ako doon. Tapos, iyaan ko yan siya. Hanggang yung rice nyo, nagiging parang malagkit ng kulay.
kulay. Yung puti na siya lahat. Yun ang maganda. Kasi hindi siya matigas. Kaya, balikan natin siya ulit mamaya. Hello guys, after 2 hours, i-check na natin yung ating beef or laham. Ganyan, kung makikita nyo, kunti na lang yung tubig natin. At pwede na natin siyang i-off kasi kailangan natin ng sa rice. At saka hanguin na natin yung ating beef. Kasi lagyan siya natin ng tomato sauce. Ibang taas ba? Ayan. Hanguin ko na siya dahil palamigin ko siya. Ganyan na siya guys. And then, yung tubig natin, gagamitin natin yan sa ating rice. Dahil sobrang init. Lagay muna ako ng rice natin. Upainit natin ang pot para sa ating rice. And then, yung rice natin kanina, ito, i-drain ko siya. And then, yung pato guys, para hindi mag-stick yung kanin, lagyan ko siya ng cero oil. Ganito. Dahil di kami gumagamit ng oil na regular. Ito siya guys, so non-stick oil. Cero trans fat. Pag mainit na yung inyong pot, spray nyo lang ng konti. Ganyan lang siya guys. Spray nyo lang konti. Pero hindi lang madikit. Ganyan siya. O, kahit tapon nyo, wala kayong makikitang mantika. And then, lagyan nyo lang siya guys ng mismar. Ganyan lang siya, konting mismar. Sobrang konti lang. Pag lumabas na yung aroma ng mismar, huwag nyo antayin masunog yung pan nyo. Ilagay nyo na to yung inyong rice. And then, pagkatapos niyan, isinog nyo na yung inyong tubig galing sa inyong machbus. Ang talaga, strain nyo lang para hindi masama yung sahog. Para hindi na kayo magdagdag, yung katantaman lang yung inyong tubig sa rice. Ganyan siya guys. O kung makikita nyo. Ganyan. Antayin nyo lang siya na maubos yung sabaw niya. Ganyan lang sa akin. Yung konti lang yung sapak. Mas lamang lang siya konti sa rice. Ganyan. And then, habang magpapakulo ako niyan, takpan ko siya muna. And then, magpapainit na tayo ng ating oven para sa ating beef. So, dahil nakaprepare na ako ng pan para lagay sa oven, kain laham natin. Maglagay lang tayo ng tomato sauce. Kalahati lang ito. Para yan sa ating beef.
And then, lagyan natin ng cinnamon powder or dalasin pag sa Arabic. Konti lang siya, guys. Ganyan lang siya, oh. Napaka-konti lang. Halo niyo dyan. And then, lagyan natin din ng konting salt. Sure na malinis yung ating niluluto. At saka protection na rin yan guys sa ating kamay na hindi masira. Then hindi, basta-basta yung trabaho dito. Tapos, di ba may konting sabaw diya siya dito? Ibuhos ko yun siya dito para iba kasi mantika yung ginagamit dito. So, amin wala. Kaya, kailangan sabaw para hindi siya magiging dry na dry yung ating tea. Ganyan siya guys kung makikita nyo. Konti lang sabaw. Tapos, imimix nyo lang. And then, yung ating beef, i-dip lang siya natin dito. I-dip lang natin siya. Ganyan siya, guys. Diba? Kung nakikita nyo, na-cover na siya ng ating tomato sauce. Yung malabo dahil nagpapakulo ako. And then, lang siya. Cover nyo lang siya lahat. And then, i-open nyo siya ng mga 20 minutes and 400 degree. Pero, i-check-check nyo rin. Baka masunog. Baka, depende kasi may ibang oven na mabilis. May iba ding mabagal. Kaya, yung hanggang mag-ano lang siya, mag-golden brown yung sa taas niya. Pero, may option dito guys sa beef. Ang iba, rose water at saka saffron, i-dip siya, hindi tomato sauce. Kaya depende sa inyo kung anong gusto nyo. Pero mas masarap yung ganito. And then, i-open na siya natin. Ganyan. Ganyan siya guys. Dahil tapos na siya. Sorry, ganyan. Ganyan, di ba tapos na siya? Ilalagay ko na yan siya sa oven. Sa oven. Dahil nakainit na ako ng oven. Then, check natin ko yung rice. May tubig pa siya. Nakita niyo, may tubig pa siya. Antayin natin na maubos yung tubig. Pero kung sa tingin nyo pala, na malambot na yung rice nyo at may tubig pa, i-drain nyo yung tubig para hindi siya lanta yung rice. Pero kaya ang akin, tama lang yan. So, habang magpapainit ako dyan, maglalagay ako ng rose water para sa taas ng ating kanin. Para magkakulay siya. Ganyan, rose water. Konti lang siya, guys. Ganyan. Ganyan, quarter. So, ang dami yata nito. Bawasan ko siya ng konti. Sayang naman. Lagyan ng saffron powder. Ang saffron powder, mabilis ito magpakulay. Kaya huwag masyado madami. Oh, cute. Napakaliit lang. Na magkakulay lang yung ating rose water. And then, mix natin siya. Mix lang natin. Dahil powder ito. Pero kung may saffron kayo yung buo, maganda din yun. Kaya lang, matagal siya mag-ganito, magkukulay. And then, check na natin. Ganyan siya guys. Kung makikita nyo, wala na siyang sabaw, yung aking rice. O, diba? Dry na siya. So, isapaw ko yan siya. Ganyan siya guys. Isapaw ko yan siya dito sa taas. Pero, i-low fire niya siya. Number 2 lang siya habang nagpapainin tayo ng ating rice. And then, so, ganyan po lang siya sa taas. Ganyan na siya guys. Oh.
So, kung makikita nyo, nagiging kulay niya. Pero sa taas lang yan. Pag sa baba, puti yan siya. Parang medyo brown. Dahil di ako gumamit ng orko. Ganyan siya. And then, antayin siya natin ng mga 20 or 15 minutes. And nalugpire na siya, guys. So, balikan natin ulit siya mamaya. Hello, guys. I-check na natin pala yung ating beef. Oh, ganyan na siya, guys. Luto na siya. Diba kung nakikita nyo? Ganyan lang siya, oh. Sorry, napakainit as in. Ganyan lang siya. Yung magkakulay lang siya. Ah, sobrang init. Takpan ko yan siya para hindi siya ma-dry. Takpan natin para hindi siya ma-dry. And then, i-check ko na yung ating kanin. I-off na natin siya. Then, check ko na yung ating kanin. Ayan siya, guys. Gaganon ninyo siya para hindi siya lanta sa iblalim. Ganyan. Kung makikita nyo, ang haba niya, no? Luto na siya. Ayan siya, guys. Luto na yung ating rice. Mayroon na tayong machbus laham. Diba? Ganyan siya, guys. So, luto na yung ating machbus laham, guys. Thank you very much. And sana nagustuhan nyo ang share ko naman ngayong araw. And shout out pala sa aking mga subscriber. Isa-isahin ko kayo pag may time na ako. Kaya ngayon busy pa masyado. And bye-bye. God bless.